Good day mga kastig! Welcome back to sa aming YouTube channel, Wally and Alex YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, please huwag ito subscribe, click yung tiny bell para lagi po kayo updated sa aming mga videos. Yun. Good day po sa inyo lahat mga kastig. So, ngayon po umaga, gagawa po tayo ng isang request po ng ating mga subscribers. Paano po raw isero yung scoop? Ano po sa ating ginagawang PVC toy gun. Ano po mga kastig? So, gagawin po natin ngayong umaga, pagbibigyan po natin yung mga requests po ng ating mga subscribers na mga kastig. Kung papalo po, zero yung ating scoop. No, yung scoop po ng air gun, yung CO2 sa ating mga ginagawang toy gun. Ano po? Katulad po ito. Ito po ay nakakargahan ng 40 hanggang 20 rounds. Pero hindi lang po tayo kakagarang gong karami. Siguro yung 40 rounds po, kung dadayo ka ng medyo malalayo, pwede po yun. Pero kung dito-dito lang, pwede mga 10 lang, pwede na yun. Ano po mga kastig? So dito po, magsisir po tayo. Ano po? Katulad po nito. Ano po? Ito po yung ating 40 rounds or 20 rounds na sinasabi ko. Ayan mga kastig. Ayan po yan. Okay. At ito po mga kastig. Oh. Yun po yun. Yun. Tayo balik. Ayun po mga kastig. Ayun po mga kastig. Yung aking yung karton na ilagay po natin, clear po yon, wala pong butas ng kahit anong butas. Kasi pag kailangan po, pag magsasero tayo, yung karton po ilagay natin doon, nakadikit po rin, malinis po, wala pong ibang butas. In case na mag-firing tayo, magsero tayo, wala pong ibang butas. Kasi pag may ibang butas, maaari pong malito tayo kung alin doon yung dapat ating puntahan. Yung ating pinaka yung cross, no? Yung ating nasa loob nito, yung itinatama natin kung saan natin pagagalawin o itatama doon sa butas. Kaya wala po siyang ibang butas. Ano po mga kastig? Tapos po doon, importante rin po, yung ating board doon, yung, o yung karton na nilagay natin doon, hindi po siya nagalaw. Naka-fix talaga siya. Kasi kung nagalaw po siya at ating nag-firing tayo ron, nag-zero tayo, binaril natin at gumagalaw, hindi po maganda. Hindi po tayo makapag-zero ng match. Kaya po naka-fix lang siya. Kung saan natin binaril, doon tumama, doon lang po siya. Ano po? Saka ito po, mga kastig, katulad ito, papakita po siya mga kastig. Okay. So, ito po mga kastig. Ito po yung ating gato. Niligyan po natin ng tawag dito. Niligyan po natin ng damit. Ano po, para hindi masyado siya mapisa. Ano po? Yan. Kailangan po itong gato natin, itong ating pilakano, hindi po rin siya nagalaw. And then ito po, ating scoop. Kailangan maganda po yung pagkaka-setup niya. Yung talagang hindi rin siya nagalaw. Naka-fix siya. Kasi ito, meron tayong telescope, no, side, no, yung pinaka mounting clamp yung ginagamit natin para maipakita sa inyo kung paano siya tumama dun sa board, yung tama nung bulitas. So, bulitas ng gamit natin eh, ito po yung isasero natin, ano po, tapos isasero natin doon, ano po, pakita natin kung paano siya tumatama at kung paano po lumalakad yung cross mismo dun sa loob papunta doon sa mismong butas. Ano po mga stick? Kasi ito na po, left and right and up and down. Yung ating pong gagawin pagsisero, no? Doon sa ating pinakakarto, no? Yung sa taba ng bala. Ano po mga stick? Kailangan may pito yan. Kailangan kapix, hindi po magalaw to. Yan po pinaka-important sila dyan, hindi po nagalaw to. Saka itong scoop natin, kailangan maganda ang pagkakasetup. Pati po yung ating board, hindi nagalaw. So ngayon, magagagawin po natin mga kastig. Ayan. Next. Lagi mo na doon sa loob. So mga kastig, sisimulan na po natin. Sisimulan na po natin yung ating pong pagsisero. Ano po mga kastig? Gamit po natin itong ating scoop and then yung telescope side mounting clamp natin. Ano? Yung dito natin ilalagay yung ating camera. Okay, simulan na po natin no, mga kastig ang pagsisero. Okay, mga kastig, eh po, mag-ano na po tayo, no? Naka-setup tayo yung ating camera. Doon po sa mismo sa ating karton na inilagay. So, magpa-pump lang po tayo. Ano po, mga kastig? Simulan na po natin. Okay, mga kastig, you know, yung una pong taba, doon po natin sisimulan yung ating, doon po tayo magsimula sa ating po pagsasero. So, firing po tayo muna ngayon. Yung kita nyo mga kastig, kita yung butas, no? Nandun siya sa banda kanan. So, i-adjust natin ang pakanan.
Kita niya, umaandar yung ating, yung pinaka-cross niya, umaandar ng pakanan. Ayan. Nakatapat na siya. And then, pababa naman, ano, yung cross niya, pinaka, yung cross mismo. Ano, ibababa natin. Ayan, nakita yung nakagalaw. Ayan. Ayan po, kita yung gumagalaw siya. Itatama po natin sa mismong, yung kung saan tumama yung bala. Ayan po. Ayan po, perfect. Okay. Yan po yung pinakatama, ano po mga signo. So, babalang po uli natin. Okay. Bala po tayo. Maglalagay po tayo. Medyo magalo lang po, no. Magbabala po tayo. Maglalagay tayo ng bala. Ayan po mga kasig, kung napapasin nyo, no. Yun yung mismong, yung pinuntahan ng ating mismo, yung cross mismo doon sa butas. Gitnang-gitna siya. Ayan. Importante po dyan, tumama o kahit katabi. Pwede na po yun. Pero mas maganda kung isa exacto mismo, mas maganda. Ano po? Okay, fire po tayo. Ayun. Kita nyo po mga kastig, ano. Isa lang po yung pinuntahan ng bala. Ano po, pupuntahan po natin mga kastig para kita nyo. No? Pupuntahan po natin, pakita ko sa inyo yung pinakabutas niya. Okay, mga kastig, puntahan po natin. Para makita nyo yung butas kung sa tumama po yung isang bala natin. Halos din din mismo sa butas din tumama rin yung ikalawang bala. Ano po, napakaganda. Pag sanay na po kayo gumawa, sanay na po kayong magsero. Hindi na po kayo magtatatlong pare o lima. Minsan may lima. Kadati po kasi ang inaano ko, lima. Lima po hanggang apat yung nasasayang nating bala. Pero pag sanay na kayo, hanggang dalawa, hanggang tatlo yung pinaka matagal nyo. Nakita nyo mga kastig. Oh. Wala pong ibang butas po yan, oh, mga kastig. Ayan. Nakita nyo naman, doon lang siya mismo tuwama. Ayan po yung tama niya. Yung unang tama, na po, unang tama natin. So yung pangalawa, dyan na rin po tumama. Ibig sabihin, yung ating po toy gun, nakasero na po siya. Kumbaga, 100% perfect na yung ating pagkakasero. Kasi, doon siya tumama. Ano po, mismo. Ayan, medyo lumaki lang ng konti. Pero sero-sero po yan, makastig. So balik po tayo sa ating pwesto. Ano po, makastig? Ayan po, balik po tayo sa ating pwesto. Okay, ayun po yung pwesto natin, makastig. Dahan po natin. Okay. Ito po si Alex. Okay, kabit po natin. So, gagawin po natin, mga kastig. Gagawin po natin. Kinuha po natin yung ating camera kasi isa lang gamit ating camera. So, tinanggal natin kaya wala, hindi siya nakakabit. Ano po? Ayan po yan, nakasero siya. Gagawin po natin. Ay, tatanggalin na po natin. Ano po? Ayan po. Kita yung kastig. Yan po yung barrel ni Alex. Ano po yung gamit niya. Bago pa rin yan. Bihira lang magamit. So, tatanggalin na po natin. Next po kayo nga. Nag-video mo ako. Okay. Tanggalin na po natin. No? Tignan, nakasero na naman siya. Ayan. Nakasero na siya. Okay. Katapos, papairing na po natin doon. No? Kukuha po tayo ng maliliit na bote. Ano po yung bote ng super glue. Ilalagay po natin doon. Okay. Okay na yan? Okay mga kastig, you know? Nakasero po tayo. Ang babarilin po natin mga kastig, yung pong ganong kaliliit, yung super glue. Ano po? Kastig. Ito po yun, no? Lapkad-kad eh. Ito po yung ating ginagamit. Ano po? Hindi po tayo nakasilip dito sa mismong scoop pag nagpapairing tayo. Kundi dito po mismo na sa labas. Pag tumapat po yung target doon sa mismong pinaka-cross, yung cross ng ating scoop, saka lang po tayo kumakalabit sa ating pong gatilyo. Ano po mga kastig? Hindi po tayo nagamit dito, kundi dito na lang. Panoorin nyo po kung paano. Okay. Mga kastig ha. Pat tayo. Lima.
6. 1, 2, 3, 4, 5. Pinagat natin ito na para mas accurate siya. Okay. Tapos, babalaan natin ng steel ball. Ito, maasig. Ito sa ating yun. Harap at likod magnet po yan. Pantay lang po ng kanal. Okay. Ito yung para maasig yan. Yun. Ay po. Tatapat natin. Saka lang po natin ipuputok po yung pagkatapat na. Uy, at yes. Okay, mga kastig, tatapat po natin, ha. Ayan. Yung pong bada dito. Kaunahan. Okay. Di naman po. Kita niyo po si screen na po. Okay, papuli tayo. Okay. Bahala po tayo. Okay. Ah, tatapat po ulit natin, ha. Tatapat po ulit natin doon sa mismong dito lang, nakabuo ito, doon po natin. Pagtapat yan, saka natin ibabaril. Okay, kita niyo po, sinatama na po. Doon naman, B. Dito ka naman, para pisahan. Okay. Kastig, ayan ha. Dali, doon po natin, tatapat po, makasig, kita niya ha. Hindi ko po sisilipin dito, sa-scoop po dito po sa ating camera. Ano po? Yung medyo unahan po, yung unahan. Okay, ito nyo ha. Isa pa. Dito po kaganda to, ka-quality, no? Pulido yung gawa. Balaan natin ha. Okay. Okay, balaan po ulit natin, ha? Steel ball. Okay. Tatapat po ulit natin ito, no? Doon sa mismong kusahan na nakalagay yung mga ating mga boteng maliliit. Okay. Target po tayo, no? Tatapat lang po natin. Ayan po yan, no? Okay. Kita niyo po mga kasi nakakaano po natin, no? Kumbaga, dito lang pwede tayo similip. Hindi na kailangan similip dito. Okay mga kasi, ganito, galilit lang po yung nilagay natin super glue doon, 4 na piraso. Ano po, pag magsasero kayo, dapat po, nakagawa tayo ng toy gun. Dapat, hindi po natin tinestesting yung ating scoop doon sa malalaki. Kasi, may scoop kayo eh. Dapat, magamit natin to sa tama, doon sa maliliit na bote. Ano po, kasi sinero natin, ibig sabihin, pag nesero natin, may tatama natin doon sa maliliit na bagay. Kasi yung malalaking bagay, may malalaki pong mga tiyatal katudong coke, yung mga pineapple juice, hindi po matatawag na accurate siya. Kumbaga, yung pinaka-accurate yung pinaka-ano nyo, yung pagsisaya nyo. Kasi, ang laki nun eh. Ano po? Dapat po, yung maliliit lang. Yung malalaki bagay po, alam mo ba, yung mga katudong mariboxi, yung mga kakapal, dun po tayo wabar sa malalaki para makita yung penetrate. Ano? Kung ano po yung nagagawa ng ating PVC toy gun dun sa mismong target natin. Doon sa malaking bagay, kita natin yung kung anong pinsala na nagagawa doon mismo sa bagay. Nababari natin yung malalaki. Ano po? Pero yung doon sa maliliit, yun po tama. Pag magsiserte para malaman natin kung gaano, kung ano ba yung kapasidad, no? Yung kakayahan na magagawa ng ating toy gun doon sa pagpapairing natin. Ano po? Kasi iba, nakakagawa ng toy gun, pero doon ginagamit naman doon sa malalaki, ano po. Eh tapos, eh di wala pong ano yun. Mas maganda, may pakita natin sa ating mga viewers na yung ating barrel, kahit malayo,
kahit maliit yung target, nasasapul natin, po, malapit sa katotohanan na yung ginagawa natin ay may katotohanan, hindi yung basta babalik, alit-lit, gusto, hindi na po dapat maganda yung inyong toy gun, kundi dapat maganda rin. At kumbaga quality, ano po, yung nakakabit natin, isesero natin ng gusto, itatama natin sa maliliit. Hindi lang po yung basta maglalagay po tayo ng lata sa malayo, magkahit scoop, eh panakakatawa po yun. Eh, kahit ako, kahit malayo, kahit yung maliliit, kaya kung barilin eh. Huwag puro sa malalaki, dapat po sa maliliit para makita natin. So ito yung mga kastig, kita nyo, babarilin muna natin. Ano po, pakikita ko sa inyo. Okay. Okay, tingnan po natin. Natumbal na isa dyan sa uga. Okay. Pati po yung nakahiga, kahit po nakahiga yun, tatabaan natin yan. Okay. Yung pula higa. Ay po mga tig. Okay. Kita yun, tinatamaan natin. Ano? Lahat yun, sa pool yun. Kasi nga, nakasero yung ating toy gun. Ano po mga kastig? So ngayon naman, ang babari naman, si Alex. Ano po? Okay. Bali si Alex po yung magpapairing naman po, siya naman po yung susunod na magpapairing, ano po, para makita natin kung talaga nakasero, no? Okay, Alex, go! Okay na, nakapump na yan. Okay, oo. Pump ka, pump. Medyo hirap pa siya, no, kasi medyo bata pa to eh. Okay. At marunong na siya. Marunong siyang mag-ano ng toy gun natin. Okay, bala siya. Ayan. Magnet po yan. Harp at likod. Stopper po niyan. Pantay slot, pinakasahig yung flooring ng ating barrel. Okay, isa pa, Alex, sa pool. Kita niyo po ha, napakabata pa yun si Alex. Okay. Harap at likod po yung magnet niyan, kaya wala pong hulog. Yung ating po yung stopper. Kita niyo po, no? Maganda pa yung pupulsya niya kasi medyo bata pa, hindi pa masyado, kumbaga yung kamay niya hindi pa masyado, ano, hindi siya masyado na pupersa sa mga bagay na, ano, hindi katulad ng kamay ko, medyo pwersado na eh, kung saan saan ko nagamit ang pagbubuhat, yung paggagawa, yung pag-ano ng mga pato, pagbubuhat, kaya medyo pasmado na rin yung kamay ko, medyo hindi na rin maganda yung pupulsuan. Hindi katulad kay Alex, medyo bata pa kasi yan eh, kaya medyo maganda pa yung kanyang pupulsuan. Ano po yan? Okay, kita niya po, perfect po yan, no? Makasig, no? Walang, ano, kumbaga, wala siyang mintes, hindi po maglimites yung ating toy gun, ano po, mga kastig. Basta maganda po yung ating sinasabi ko, tunda sinasabi ko, basta maganda po yung ating igniter, ang labas po ng kuryente, asul, puti, tapos yung dalawang solid wire, maganda dapat yung timing, yung layo, layo po natin, kung saan mas malakas po yung labas yung kuryente, doon po natin i-fix, wala pong palya yun. Ano po, tunod po na sinasabi ko, may nagsabi na, apal pa kang gawa,
hindi po, nagkakamali po yung sasabi ng palpak. Ang palpak po, kayo po mga nagsasabi na palpak yung gawa. Kasi ang palpak po, yung ating igniter. Nasasabi bilang po ng isang ano yan, na palpak. Kasi nga po, sila pa yung mga baguang palang pagdating sa larangan ng paggawa ng tool gun. Ano po? Kasi minsan iba, nagkakagawa na lang. Kalating taon, nagbebenta na. Ano po? Dapat, maka isang taon ka lang kayo. Ako nga po, isang taon at kalahati. Ano po, saka pa lang po tayo nakapagbenta, napagbibigyan natin. Yung matagal ng mga subscribers ko, may isang taon, dalawang taon, napagbibigyan natin, napagbebenta natin. Ano po? Hindi ko lang po inamalit yung inyong kakayan, pero dapat po masanay tayo ng gusto para di po sa safety nung mga makakabili o yung mga kampo ng anyong mga toy gun na ibebenta. Ano po, mga stig? Ito naman po ay para naman sa ating lahat. Kasi pag once na tayo gumawa ng isang toy gun at nagkaroon ng problema, sumabog, damay po tayo lahat yan. Ano po, para po sa lahat, para po sa ating lahat yan, mga kastig. Ayan. Okay po, susunod lang po natin gagawin. Siscope natin makikita kung paano tumama. Ano, ito po, katulad ito, ayan. Ito po ilalagay natin. Maliliit. Ano po, hindi po siya nakatayong ganito, kundi puro nakahiga. Ano po, yan po tama, yan po maganda pagtetesting. Pagkatapos po natin gawin, yung ating toy gum, tetesting po natin doon sa mas maliit pa. Ano po, ayan po, mas maliit po yan kasi nakatagili, nakahiga po yan. Yan po, na, yan naman po yung ating babarilin. Doon po sa pwestong yun. Ano po, doon natin ipopwesto itong mga, naka, itong mga tansa na to. Ng tansa ng coke. Ano po. Yan po yung tamang proseso pagsasero. Hindi po yung pag nagsero tayo, babarilin natin sa malalaki. Eh, syempre, sasabot po yun. At napakalaki. No, napakalaki po. Dapat po talaga sa maliliit. Yan, katulad po yan. Maliit po yan. Ayan, katulad po yan, maliit po yan, na makastig, no? Ayan. Diyan po natin makikita yan. Yung tamang zero. Eh, iba po nakakatawa, hindi mo inaano. Eh, dapat po sa ano, mali eh. Pag nagsisero tayo, tapos pagkatas mag-zero, babalik natin sa malalaki. Ano po? Kung todo porno pa tayo. Excuse. Kung todo porno pa tayo, no? Babalik tayo. Pero ang laki naman binali natin. Dapat ganyan kaliliit. Ano po? Ganyan kaliliit. Ako lang po, kumipwesto nga lang po ako. Okay. Nabakura lang yung pwesto ko dito. Ano po, eh, kaso problema, nabako na po, wala tayo space. Wala po space dito, wala ibang lugar na pwede tayo mag-firing. Ano po, ayan. Kaya dito lang po tayo. Okay, kaya po, ano? Balik po tayo sa ating pwesto. Ay po mga kastig ha, ayan, nakapwesto na po yan. So ngayon, gagawin na po natin yung tamang pag-testing po. Pag na-zero na po natin yung ating toy gun. Po, hindi na po ako sa hindi na po tayo sa nagyayabang. Ano po, sinasabi lang natin yung tama, ano po yung tamang proseso. Ano po mga tig? Eh paano niyo masasabing ang inyong barrel quality at accurate kung ibinabaril naman sa malalaki? Tulad po yung sinasabi ko, yung malalaking bagay po, doon lang po natin malalaman kaya nagpapahirin po tayo ron para malaman po natin yung lakas, yung penetrate, no, yung pressure ng hangin kung ano po yung nagagawang pinsala sa isang lata, no, yung penetrate niya, yung exit, na po yung enter at saka yung exit. Makita natin yung tagusan na bala. Okay, simulan na po ulit tayo mga kastig. Okay, mga kastig, ayun. Sige. Papakita na po natin, no, yung yan, medyo malabo lang po ng konti. Papayarin po natin. Okay. Ito na po, no, sinapol. Ito na po yung pangalawa. Ito na inabot. Hindi ko po sa script to sisilip, ano po. Dito po mismo, sa aking camera mismo, sa side. Ano po. Kaya medyo magalaw siya. Okay, firing. Yung. Ito na po, no. Okay, mga kastig na. Yung last. Opya. Okay.